Soundcheck, test mic, soundcheck, soundcheck. So welcome po ulit guys sa ating channel, StockPlay. At bago po natin pag-usapan ang mga top trending stock sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe, then click all button. Ayan. So, let's start guys sa ating update. So, Friday na naman ulit at happy weekend sa atin ano. So, first stock is dito. Ayan. So, i-check natin guys si dito. So, dito po. Okay. So this is a retest. Kung papansinin natin, ano? Ayan. So bali sa part na to, this is crucial. Okay, kasi retest na nga to eh. So pagka po guys, si dito is nag-breakout sa Monday. So this is very very huge, no? So sa part na to, mag-update tayo. Ayan. Ito, buburahin na natin itong mga trendline na to. Tapos, ano pa ba ito, guys? Saan pa? Saan pa yung pwede nating burahin? Yan, pati ito, ano? Ayan, so mag-update nga tayo, eh. Tapos, pati ito, ayan. So, sa part na to, so, siya po ay... Okay. So pa-curve po siya. Oh, di ba? Right here. So meaning po niyan possible breakout, no? So this is a cup pattern. So alam natin guys, pagka cup pattern yung ating formation, ayan sa may price action. Ayan, so gamit tayo ng arc. Ayan, tapos baguhin natin yung kulay. Ayan, so medyo becky kulay. Medyo becky yan ha. Tapos ano pa ba? Background. Ayan, so green din guys. Ayan. So dito po kasi, this is a cup pattern kung titignan natin. So bali, pagka nag-breakout po ito, okay, si dito. So, ang target price natin is what? So, syempre, yung height nyan, ano? So, from here, tapos hanggang dito sa may bottom. So, at least yung ating target dito kay dito is, ayan, sa 18.75 pesos. Pagka po guys, nag-breakout, no? Okay. So, tignan natin kung magbe-breakout sa Monday. So, what if naman kung hindi? Ayan. So, possible ang maging pattern naman natin kung hindi po siya magbe-breakout. So, possible magkikreate ng handle to, no? So, this is cup. Okay, sabi natin cup to eh. Tapos, possible handle, ano? Ayan. So, tignan natin guys. So, possible dito. Okay, sa may first support, 13.8. Tapos, yung second support natin is here. Sa 12.75 pesos. Ayan. So, ito po guys yung ating mga scenario, no? So, pagka nag-breakout, bullish, ano? Super bullish pagka nag-breakout, guys. So, pagka naman hindi, possible mag ano muna tayo dito, pullback muna, no? Ayan, kay dito. Ayan. So let's see. Tapos, so check natin sa moving average. So 50, 100. So medyo malayo naman, ano? 200. Ayan, so okay pa naman yung kanyang mga moving average. Tapos kay Cloud. Ayan, kung papansinin natin si Cloud, so syempre pataas na yung kanilang trajectory, you know, si upper cloud and lower cloud, guys.
So this is a good sign, no? Na siya po ay magbe-breakout. Ayan. Tapos okay, sa indicator natin, indicators, let's start with RSI. So this is a retest. Okay? So resistance to eh, no? So we have here series of touches. Okay, 1, 2, ang dami guys, 'di ba? Ayan, no? Right? So this is a significant resistance kay dito. So that's why sinabi natin possible na pwede po siyang ma-reject, no? So hindi po makakapanik, edi ano muna tayo, magsa-sideways muna tayo. Ayan, para makapag-ipon ng lakas si dito. Ayan, so since si dito is nasa resistance right here, so this is very crucial, ano? So pagka po siya nakapanik, very bullish po yan. And syempre kung papansinin natin, nakasaw-saw na siya dito, oh, sa overbought area. Ito si RSI. Okay? So this is a good sign, no? Pero tignan pa rin natin kasi nga this is a significant resistance, ano, kay dito. So what about naman sa ating MACD? So kay MACD, so very obvious naman po, this is bullish crossover, no? Tapos sa histogram natin, series of higher high. Ayan. So sana po masustain si histogram at mag-print out po ng maraming higher highs, no? Ayan, para siya ay mag-break out sa previous high niya, guys. Ayan. Tapos so sa OBV, okay? So this is very important, guys, ano? So pagka po nag-break out yung isang stock, dapat meron tayong confirmation sa volume, no? So dito, guys, possible. Ayan, so breakout din, ano, possible, ayan, no? So this is a retest. And kung papansinin natin at mag-adjust tayo ng konti. Ayan, so i-adjust natin ng konti. So sa Monday, titingnan natin kung magbe-breakout, no? So pagka po medyo na-reject, edi possible. Ayan, so magsa-sideways muna tayo bago mag-breakout. Ayan, so tingnan natin, ano, yung magiging situation sa Monday. So next po natin is ASEN. Ayan, so check natin to sa ASEN. So pasensya na po kayo at medyo maingay, no? At meron nagbibidyo ako dun sa may ano, malapit sa amin. Ayan. So let's continue. So dito naman, guys, so para siyang doji candlestick, pero hindi eh. 'Di ba? Kasi pagka sinabing doji candlestick, so dapat yung opening and closing price is the same. So ito medyo nakabukas eh. Okay, so pwede nating sabihin na ano to, spinning top sa baba, no? Ayan. So sa part na to, nag-hold sa ASEN sa may support natin, which is around 7.2 pesos. So ito po yan, ano? Ayan. So tignan natin kung siya ay mag-hold tapos bounce. So kung siya po ay magbabounce, possible na target natin is here, 7.8, no? Which is here. Ayan. So meron tayong confluence sa ating trend line and well sa ating first resistance sa may horizontal. So ito yun, guys, ano, horizontal. Ayan. So what if naman po kung hindi po siya mag bounce so possible siya po ay malalaglag dito sa ating trend line sa baba, which is around 6.7 pesos. Dito po, guys. Ayan. Okay, so tingnan natin, ano. So sa moving average, let's start with 50. Okay. So 50, tapos 100. Okay pa naman, ano, 50, 100, tapos 200, guys. 200. Ayan. So okay pa naman siya rito. Okay. Tapos kay Cloud. So kay Cloud naman medyo flat pa rin eh. At kung papansinin natin, okay? So wala pa po tayo ditong
higher high na nakikita, no? Since nung siya ay nag-top out dito nung January 5. Dito, guys. O, dyan, ano? Ayan. So, let's see kung makakapanik, no? Ayan. So, what about naman sa mga indicators natin? So, dito sa RSI, so, medyo flat pa rin, guys. At sabi nga natin, so, siya po ay na-reject dito sa may trend line. So, still bearish pa po ito pagka ganyan, ano? Hindi pa rin po siya nakakapanik sa ating trend line, ano? So, tingnan natin. Tapos, so, kay MACD, medyo flat yung ating histogram. Ayan, kung papansinin natin. Tapos, para siyang lower high, no? Dito, guys. Ayan, pero di naman obvious, no? Ayan, so, tingnan natin. Tapos, sa volume. So, medyo nag-bounce naman, pero hindi po siya convincing na siya ay bullish, ano, pagka ganyan. So, much better kung makakapanik dito, guys. Ayan. Dito po. Ayan, sa part na to, no? Ayan. So, tignan natin sa Monday kung ano mangyari dito kay ASIN, ano? So, meron ba tayong trendline dito sa volume? Dito ba yun? Ayan. So, medyo nagugulo kasi pagka, ano eh. Nagzo-zoom tayo, ano? Oh, ayan. So, ito nga yung trend line niya, no? Ayan. So, for now, yun po muna, ano? Ayan. So, dapat makapanik dun sa may sinasabi nating eto, resistance. Sa part na yan. So, yung next po natin is ayan. So, ano ba yung next? Eto, si PHA, no? So, check natin to sa si PHA. PHA. So, dito guys. Ayan kay PHA. So, medyo nag-retest sa may taas pero hindi inabot yung ating trend line eh. Ah, diba? So, magdadagdag tayo ng resistance dito sa taas. Na-hit po siya, no? Ayun, no? Ayan, kasi resistance to eh. Ayan. Which is around 2.6 pesos. Series of touches. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, and 5. So, sa part na to, medyo nahirapan po siyang makapanik, ano, sa may taas. So, this is a retest lang. So, kung magpo-pull back to, guys, dito sa may support natin, ano, which is around 2.35 pesos dito, guys. Ayan sa area na to. Ayan. So tignan natin, guys, ano. Ayan. So let's see. So punta tayo sa 1 hour chart. Ayan. So magche-check lang muna tayo dito, no. Okay, so meron ba tayong trend na nakikita? So, i-check natin, guys, kung meron tayong trend line. So, possible ito, no? Ito sa 1-hour chart. So, we have here series of higher lows. Low, higher low, and possible nga dito, guys, ano, pagka nag-pullback. So, supposed to be dapat mag-hold dito, eh, kasi trend line to, eh. Tapos, bounce, ano? Which is around 2.45 pesos. Ayan. Tapos sa taas, so taas, meron naman tayo. Meron ba? Okay, so mag-adjust tayo ng konti. Ayan, so adjust. Let's adjust. Ayan. So dito po, guys. Okay, so para siyang ano eh. Ayan, so rising wedge siya, no? Ayan. So, mag-search tayo. Rising wedge to eh. Rising wedge. Pattern.
Okay. So uptrend ba siya? So uptrend ba yan, guys? Syempre downtrend 'yun, ano? Ayun, kasi nanggaling dito sa ano eh, sa pullback eh, 'di ba? Pero tignan pa rin natin dito, ano, kung meron tayong makikita. So eto siguro 'yun. Ayun, so eto guys. Ayan, so wait lang. So ito po siya. Okay, so after the consolidation, we have here series of higher highs and even higher lows. So ang babalik tayo rito sa may chart. Ayan, so it's pretty the same, ano? Oh, ayan, oh, 'di ba? So same sila ng itsura, guys. So si PHA is galing ng consolidation. So ito po 'yung sinasabi natin na consolidation, ano? Okay. Tapos sinundan ng series of higher lows and higher highs. So ito nga po 'yun, si rising wedge. Ayan. So dito, guys, kasi pagka po hindi nag-bounce dito sa may trend line natin, so possible po this is a continuation pattern pababa, no? Ayan. So sinerge natin kanina, ayan, no? So the price came from a downtrend before consolidating and sketching higher highs and even higher lows, no? So galing po sa may consolidation, tapos bounce, then boom, no? So pagka po nabasag to, guys, si support or trend line, ayan, so medyo delikado pagka ganun, ano? Ayan, so tignan natin, ano? Pero pagka naman po siya nag-hold sa part na to, tapos nag-breakout sa taas, so this is bullish. Ayan, pagka ganyan, ano? Ayan, so tignan natin sa Monday. Since wala pa naman, eh. So let's go back sa daily chart. Tapos, okay. So let's proceed sa moving average, no? 50. Ayan. So just in case nabubuhusan to, so possible dito, no? Ito sa ano natin, sa 50 day. Ayan, so pwede po itong ma-hit. So bakit? So just in case na magpa-flooring to, hindi, syempre, ano natin, i-anticipate natin na okay, around negative 20 to negative 30%, no? Yung drop. So sukatin natin from the closing price. Ito. Ayan, so malapit po dito, no? Ayan, sa may moving average natin, which is 50 day. Ayan. So tingnan natin sa Monday. Tapos so 100, 200. Ayan, so medyo malayo pa naman, ano. So what about naman sa ating cloud? So okay, cloud, guys. Ayan, so medyo flat pa rin siya, no? Oh, ayan, so tingnan natin. Tapos sa moving average or sa ating mga indicators, I say. So dito po medyo okay, parang hirap siya makapanik dito sa resistance natin, eh, no? Ayun, kasi resistance to, guys. So series of touches 1 2 3 4 5 6 7 and kung makakapanik, edi much better, no? So sa part na to, sa iretest pa lang, guys. Ayan. So tignan natin sa Monday kung makakapanik or siya po ay babaluktot pababa. Okay, to retest the trend line, ano? So tignan natin, guys. Ayan. Tapos sa MACD naman, so sa part na to, medyo okay siya, no? Ayan, kasi kung papansinin natin, sa histogram, series of higher lows. Okay. So, medyo maganda to, no? Okay, sa part na to.
Tapos sa ating MACD line, okay, so medyo nagko-converge na siya with signal line. Okay, so possible ano to, no? Mag-create ng crossover. And kung masusustain, guys. Pero syempre dapat siya po ay makapanik sa ating resistance, no? So dito po sa price action, yung resistance natin is nasa 2.65 pesos. Ayan, kay PHA, no? And sa volume, so let's see guys. So dito po, so para siyang ano, no, si dito. Ayan, so medyo malapit sa breakout point natin, ano, which is here. Okay, so tingnan natin kung makakapanik. So pagka po guys, nag-create to ng higher high sa volume, super bullish to, no? Same with kay dito. Ayan. So parehas po sila eh. Ayan. So tingnan natin ano, kung magbe-breakout nga. So what if kung hindi? So yun po guys ang delikado, kasi kung papansinin natin, baka maging double top to, no? Double top pattern. Ayan. So possible din eh. 'Di ba? So ito 'yung first, tapos ito 'yung second. Ayan. So tingnan natin guys ano kung ano mangyayari. Ayan. So next po natin ito si APL. Ayan, APL naman tayo. So dito po kay APL, so medyo kung papansinin natin, still sideways pa rin siya, no? Ayan, sideways, eh. So, dito po sa part na to, ayan, so medyo mag-adjust tayo, pero, syempre, tignan natin sa lower time frame, ayan, para mas kita natin, ano? Okay. So, dito, medyo mag-adjust tayo ng konti, ayan, para mas clear. Oh, ayan. So adjust lang na konti. Tapos move. So dito guys, this is a symmetrical triangle pattern or wedge na tinatawag, no? O di ba? So i-search natin ano. Symmetrical ano 'yun? Symmetrical triangle pattern. Yan, para meron tayong basis. Downtrend. Siyempre, downtrend yan kasi nanggaling po siya sa may consolidation eh. Yan, pero tignan natin dito sa mga images. Images. Yan, so maghahanap tayo guys, no? Yan, so puro pa uptrend guys eh. So hanap tayo nung pa downtrend na. Downtrend. Ilagay nga natin downtrend. Down, ayun. Downtrend. Oh, ayan. So eto siya, no? Eto guys, eto, eto. Or here. So, ito guys, pwede na to. Ayun, no? Symmetrical triangles, no? So, meaning po niyan kasi yung price action natin is nagko-contract. Ayan. So, since tayo po ay galing sa taas, so, syempre, downtrend tayo, no? Ayan, tapos, pagka nag-create po, guys, so medyo hindi pala ano dito, hindi pala kita. So ito na lang siguro. Ayan. So since tayo po ay galing sa may taas, so this is a downtrend, ano? Ito yun, no? So bearish, symmetrical triangle, tapos meron tayo ditong bullish, symmetrical triangle. So guys, pagka bullish yung ating triangle,
dapat yung ating trend is pataas, no? Okay, so pataas, tapos sideways. So nagko-contract yung ating price action, then breakout sa taas. So sa part naman ng ito, kay bearish symmetrical triangle pattern. So galing po siya sa may consolidation, sideways, then siya po ay ano, no, nalaglag sa may baba nung ano natin, trend line. So for now, tignan natin to. Ito sa APL, no? O yan. So sa part na to, wala pa naman, guys, no, di ba? So still safe pa rin siya kung papansinin natin. Ayan. Pero guys, be ready, ano, sa mga mangyayari, kasi this is a bearish, ano, di ba? So possible this is a continuation pattern kasi galing nga tayo sa may consolidation, eh. So ito, guys. O ayan, ano. So tignan natin. So pagka po nag breakdown to sa baba dito, so bearish yan, ano. So what if naman kung sa taas? So meaning po niyan, siya po ay reversal, no? Ayan. So pagka po nag-breakout dito sa may taas. Ayan, no? So for now, still neutral pa rin to, guys, na pagka ganyan. Ayan. So observe muna tayo kay APL. Tapos sa daily chart, okay, so balik tayo rito. So dito naman kasi red candlestick, eh. Pero tignan pa rin natin. Hindi pa naman siya totally bearish pag gaganyan, ano, kasi nga siya pa rin ay nasa or malapit sa may triangle natin, ano? Ha, di ba? So what about naman sa mga ano natin, moving average? So 50, medyo malayo, ano? Tapos 100. Okay, so mas malayo to. 200. So okay pa naman, ano? What about sa ating cloud? So kay cloud po, guys, so this is a bearish sign, ano, pagka ganyan. Bearish crossover. And kung papansinin natin to, si Ichimoku cloud, okay, so silipin natin kung saan po nagkaroon ng crossover. Ayan. So dito po, guys, nag-crossover. Okay, sa part na to. So ngayon po, ayan. So this is very huge, ano, pagka ganyan. So based po dito kay cloud, siya po ay looking bearish, ano. Ayan, pero syempre, kung titignan natin kasi nasa taas pa naman si price action, ano, kay cloud. So still siya pa rin ay bullish. Ayan, kasi pagka po yung price action natin is nasa taas ng cloud, so ano pa rin yan, guys, ano, bullish pa rin. So for now, let's see kung ano yung mangyayari dito, ano, kasi ayan, no. So tingnan natin kung makakabalik to si cloud. Ayan, kasi nag crossover na siya, bearish crossover. Ayan, so tingnan natin, guys, no. So this is very crucial kay APL. Tapos kay RSI. So ito nga po 'yung sinasabi natin. Pero tignan pa rin natin, ano. So possible pa rin naman na mag-bounce ito sa APL. Ayan. So for now, so tingnan na lang natin. Still siya pa naman ay nasa support dito, ano. Ayan. So yun nga lang, pagka nabasag, yun po kasi delikado. Eh, pagka nabasag, ano. So okay, MACD, series of higher lows. So medyo maganda, pero kay MACD line, so hindi pa rin po siya bumabaluktot, no? O, diba? Ayan, no? So tignan natin, ano, sa Monday.
Tapos dito sa volume, so medyo hindi rin po maganda. Okay. So this is a retest. Ayan sa ating support. So sana po mag-bounce na, kasi pagka po hindi po ito nag-bounce, yun po guys ang pinakadelikado rito kay APL, no? At kung papansinin natin, yung demand po rito is pababa, no? So we have here high, lower high, lower high, lower high. Ayan, so tignan natin guys, no? Let's see. So this is very very crucial kay APL. And yung last natin, ayan, kay BSC. Ayan, so last na po tayo. So dito po kay BSC, still sideways, right? So wala pa rin po siyang pagbabago. Okay. So possible mag-retest na to dito sa may ano yan, sa may support, no? Which is around here sa may 1.04, or sabihin na natin sa 1 peso, no? Ayan, kasi nahihirapan ditong makapanik guys eh. Sa may 1.2 no, peso. Ayan. So dito po guys sa may resistance na to. Okay, so tignan natin, medyo lilo pa siya, no? Di ba? Tapos sa moving average, so 50, so check lang natin ano. Okay. So 50. Tapos 100. Tapos 200 guys. Okay pa naman siya dito, no? Di ba? So let's say na siya po ay magpo-flooring, ano? So just in case lang po, hindi po natin sinasabing magpo-flooring, ano? Ayan. So titingnan natin yung worst scenario, no? So syempre negative 30. Okay, so possible po dito guys, ano? Malapit sa 0.75. Ayan. So dito guys, ano, sa ating third support. So bakit third support guys? Kasi eto po si first, eto po si second, okay, tapos eto po si third. So yung first support sa 1 peso, second support 0.9, and third support is nasa 0.7, or ay sabihin na natin 0.75. Ayan, so tignan natin guys, no? Tapos kay Cloud, so check natin si Cloud. So still ano pa rin to, holding on, no? Ayan. So let's see. Tapos saan natin indicator sa RSI, so sideways pa rin guys eh. Di ba? So ano to, boring, no? Eh pagka sideways kasi boring eh. Neutral po yung market. Ayan. And kay MACD, higher lows ba? Okay, sa histogram. So higher low nga to, no? Right here. Pero okay, sa MACD line natin, okay, wala pa rin pagbabago eh. Ayan. So tignan natin sa Monday, ano? Ayan, tapos so possible, ano to, sell off guys. Ayan, kasi bumaluktot na eh. Tapos wala pa tayo sa may support. So eto po guys yung support natin sa volume. O, dyan. And kung papansinin natin, same to kay APL, no? Right? So bakit po natin nasabi? Kasi sa volume guys, pababa siya ng pababa. So high, lower high, lower high, lower highs. Lower highs yan na, no? And meaning po niyan guys, nagko-contract po yung demand. So meaning, pababa ng pababa yung demand dito kay BSC. Kung papansinin natin, ano? Sa OBV. So I think tapos na po tayo sa ating update for this day.
Okay? So, sa Friday. So, see you po ulit sa next video. Bukas po, guys. Bye-bye!